bayan, napakadelikado po ang paggalugad sa bawat sulok ng mga kabahayan ng parang nakatulad nito at kagubatan para po maghanap lamang at tulihin ang mapanganib ng mga ahas. Ito po ang sinusuong ng mga grupo ng snake hunter tulad ng mga taga Tarlac. Magkaiba man ang tahanan ng mga tao at mapanganib na mga hayop, hindi maiwasang mag-cross ang kanilang mga landas. Dito sa Concepcion Tarlac, madalas mamataan na may gumagalang mga kobra. Kita naman nyo, kabayan, ha? May palatandaan ka agad kung ano ang meron dito sa bahay na ito, itong malaking kobra. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Ito, ano ho ito? Ito po ang mga gamit po natin sa pang-hunting. Pang-hunting po ng kobras. Tatlong dekada nang nanguhuli ng mga kobra ang 62 taong gulang na si Larry Bolanade. Napunta siya sa ganitong hanap buhay dahil sa kahirapan ng buhay noon. Nung wala pa po yung RA 9147 ng DNR, may mga sinusupplyan po kami ng mga tindahan sa Manila. Ah, yung kinakarne. For medicinal purposes. Siompin. Opo. Kami rin po yung nagsusupply noon ng mga kobra sa biological production services ng DOH, yung pong gumagawa ng antivenom. Pero ngayon, ang panguhuli niya ng mga kobra ay para mag-rescue na lamang at hindi magbenta ng ahas. Una po, kailangan sila ng kalikasan. Pangalawa, bawal din naman po na papatayin. Ang main pagkain po kasi ng mga ahas, yung mga daga. Totally, nawala po yung mga ahas na kumakain sa kanila. Kakaroon po ng peste sa daga. Kaya kailangan po sila ng ecosystem para maging balance ito. Sige, halika na kayo. Mga kobra, very common na makikita natin sa mga agricultural na lugar. Sila lang po yung mas probable na ma-encounter natin. Mas lumalabas po ba sila kapag mainit o tagulan? Pag mainit na, hindi na po masyado. Nasa sila nun? Pumapasok po sila sa mga lungga. Hindi pa man kami nagtatagal sa paghahanap, nakakita na kaagad ng pinagbalatan ng kobra. Ayon kay Dr. Leticia Apuang, isang eksperto na nag-aaral sa mga reptile at amphibian sa University of the Philippines sa Los Baños, Laguna, sensitibo at matapang ang mga ahas kapag nagpapalit ng kanilang balat. Yung skin niya na mababalatan, medyo sensitive kasi fresh. Siyempre protective siya doon. Totoong suplado siya pag gano'n. May butas dito, tol. Baka mayroon na dito. O, nakakita na sila ng butas at tinitingnan kung may lamang na ahas. Medyo umatras lang po kayo ng konti. Okay, nakabota. Para kung sakalit ang ahas ay tutuklawin ako yung bota ang tatamaan. Opo. So, bakit ako nakasalamin? Kapag dumura ang ahas, eh karaniwan mata ang tinatarget. Kaya dito siya tatama. Meron? So, mayroon. Ayun ang buntot o. Ready. Tayong masyadong malapit. Ah, siya na nga, nagbabalat eh. Natatapos na magbalat. Ano? Dudura na. Dudura ng kamandag, ha? Ano, nawala yung pin nito, ha? Isa rin umano sa mga katangian ng kobra ang mandura at tuklawin ang sinuman na lalapit sa kanya, lalo na kapag may banta ng panganib sa kanyang buhay. Ang kobra kasi pag wala siyang space at taka ganun lang, hindi ka naman niya basta makakagat. Kailangan niyang pumosesyon. Pero kapag nakaposesyon na siya, either mag-spit siya ng venom niya or lulundag siya para tuklawin ka. Kaya niyang lumundag na mga 1 metro. Ang target niya pag ganun, ang soft tissue mo na na-exposed mata. Ang skin mo hindi masyado. Pero kung may sugat ka dyan, pwede kang tamaan, pwede ka rin mamatay. Ayan, naglunong na, oh. Yun! Delikado palang kaharap niyang butas. Kahit ano, pinapasok. Eh kung akala po ninyo ay tapos na, umpisa pa lamang ito, kabayan. Ilang araw nang nire-request, kaya lang... Sina Larry at Alfred na lamang ang original sa grupo.
Marami sa kanila ay namatay na sa tuklaw ng ahas. Nung una po ninyo kaming finiture noon sa MGB, yung lahat po ng mga kasamahan namin noon, lima o anim, kami dalawa na lang po ang buhay. Patay po lahat sa cobra yon. Marami na rin pala namamatay dahil sa cobra. Walang eksaktong bilang ng mga namamatay sa tuklaw ng ahas sa buong Pilipinas. Nangyayari lang ang ganitong insidente kapag nabubulabog sila sa kanilang teritoryo. Anything sa wildlife, defense mechanism talaga nila yung attack sa mga tao. Kung takot ka sa kanya, ang takot niya sa'yo 10 beses. Yun namang sa cobra, talagang habitat nila yung rice field. Nadagdag na sa grupo ni Larry ang kani-kanilang mga asawa. Si Virgie ay aral kay Alfred pagdating sa paghahanap at panguhuli ng ahas. Dati rin din niya nga ako pinapayagan na naguhuli. Ngayong epidemya po, kasama na rin ako. Marami pong tumatawag sa amin. Ayun, meron daw! Wait lang, sir! Wait lang! Run. Bilis, bilis! Regular! Wala safety dito! Nakahuli na si sir! Yes! Yes! Ah, may lason to? Oh, may lason niya, sir. Ito po yung mga lason sa likod nila nito, sir. Kinakain po ng mga cobra, pero hindi na po mamatay yung cobra. Balik na, balik, balik. Sorry, nabulabog ka namin. Balik na. May nahuli rin silang sawa. Napakakawalan sana sa ibang lugar. Pero pagbukas ng sako, tumambad ang mga itlog nito. Mahina pa yan, ang itlog. Ba't kasi hindi iikot ito? Oh. Yan malalim yan. Ilan? Yung cobra. Pasan. Ayun. Sir. Meron na. Ayun oh. Malaki. Malaki, malaki 'tong malaki. Ayun na nga 'yo. Ay, hindi katulad din noon. Oh. Yung ganda. Sa loob ng isang oras, nakadalawa na kaagad kami na huling kobra. At hindi dito natapos sa taniman ng mga mais ang pagre-rescue ng grupo. At lumipat din kami sa isang bakanting lote na may tuyong palaisdaan katabi ng mga bahay. Ba't kayo naman napatawag? Nakita ko yung ahas. Diyan po. Hispan po yan. Hispan? Ahas! May ahas! Walang kawala kay Virgie ang nagtatagong kobra. Ang lakas ng pangamoy mo, darling, ha? Yung? Ito ang huling na-rescue ng kanilang grupo noong araw na yun. Ang dam. Ay, benong, benong, benong. Tumutulo, ho? Oo. Pwede magtago. Tago po dyan. Hindi lang ang grupo ni Larry ang matitinik na snake hunter sa norte. Meron din ito sa timog. Sila naman ang grupo ni Raymond. Inabutan namin silang naghahanda na sa isang tawag ng responde. Sabihin na nakita na po ba yung ahas? May pupuntahan silang bahay na napasok ng cobra. Kailangan tayong kumilos ng nasa ayos. No incident, no accident. Tapos yung snake na makukuha natin, secured natin na hindi masasaktan o magkakatrauma. Walang tatanggap ng pabuya, okay? Ginagawa natin ito para sa mga tao. Ako si Raymond Florentin. Nag-umpisa akong umilig sa pag-aalaga ng ahas at sa pag-hunt ng cobra way back 1994. Natuto si Raymond ng panguhuli ng ahas sa kanilang probinsya sa Bicol. Ang gawain na ganito talagang napakahirap pag wala kang sapat na kaalaman, wala ka rin sapat na training. Kasi one miss, you die. Sumusunod na rin sa yapak ni Raymond bilang matinik na cobra hunter ang anak na si Florian. Ang airpod ko kasi, nakakakita na ako ng snake kasi mahilig din siya sa snake. So yun, nahiligan ko na po yung reptile. Nag-umpisa po ako mag-rescue ng snake. Noong 18 years old ako, may nagpa-rescue ng cobra. Eh wala si airpot. Eh sa patay nila, tara na ikuhulihin. Ayun, nahuli ko naman po ng maayos. Hanggang sa payagan na rin ako ng tatay ko. At tatlo pa sa mga kapatid ni Florian ang katulad niya.
Ngayon, kilala na ang mag-aaman na Cobra Hunters dito sa San Pablo, Laguna. Nagagalitan ko nga. Kasi talagang napakahirap sa magulang yung ano, makita mo yung anak mo, parang ipaglaro kay kamatayan. Sabi naman niya, lahat ng buhay may purpose yan. So lagyan natin ng purpose. Gawin natin kapakipakinabang yung panghuli natin ng Cobra. Ang misyon ng grupo ay tumulong sa kanilang komunidad kapag kailangan mag-rescue ng ahas. Tapos may butas dito. May namataan umano na umaali-aligid na Cobra sa kubong ito. Marami nang napatay dito yung mga kobra eh. Naubos na nga aming mga pabo at saka yung mga manok eh. Delikado sa aking mga anak. Ito. Pa! Dito pa! Excuse me. Saglit lang ang ginawang paghahanap sa nagtatagong kobra. At baka sa kilos ng ahas ang pag-iwas sa mga nakapaligid. Pero alerto ito sa sinumang lalapit sa kanya. Ayos na aming pakiramdam. Hindi na kami natatakot na pag-alagala dito sa palibot. Hindi lang mga ahas sa bahay ang kanilang nire-rescue, kundi pati sa masusukal na lugar kung saan doble ang panganib sa kanilang kaligtasan. Papalit ng balat, no? Napin yung lungga. Andiyan na yung lungga niyan. Kasi pangil. Ay, sumirit. Sumirit, ha? Umulan dito eh. Ikaw na tal siya nga. Tubig. Ano yan? Inom ko na. Bakit mo muna? Alis kayo dyan. Huwag kayo tumingin. Ano na parang mahapde. Pero pag natagalit, hindi mo nahugasan. Anong mangyayari? Pwede ka pang mabulag. Hindi ko may advice na gawin yung ginawa ko kasi marami ng time na natikmang ko rin ng sobrang kaba, takot. Kasi maraming time na nakagat din ako ng cobra. Mararamdaman mo talaga yung pagsisisi. Masasabi mo sa sarili mo, sana take two para malaman ko yung paano ako nagkamali. Magandang araw mga kaibigan. Nandito na naman po ako, si Cobra King. Ito po ang unang pakikilala ko sa inyo. Idinadaan ni na Raymond sa kanilang social media accounts ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga mapanganib na ahas. Kasi, tinatansya niya yung taong dumarating. Ito po ang delikado, ganito mga sites, oh, kasi bigirang makita. Sa ginagawa namin ganito, una, natitikman namin yung pagmamahal sa amin ng tao. Ipapakita natin sa kanila yung tamang paraan kung paano i-handle ang mga venomous snake. Ang magkaroon ng gamot laban sa tuklaw ng ahas ang minimitiri ni Raymond noon pa. Handa siyang ibigay ang mga nahuling ahas sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM para makagawa ng anti-venom. Oh, anti-venom serum yan. Karamihan sa mga ospital walang ganito eh. Kailangan mo pang itakbo sa RITM o sa San Lazaro. Marami kaming kobrang nakukuha. Willing kaming i-donate ito sa mga production ng anti-venom. Libre yun. Basta ang kapalit lang sana, kahit isang serum lang sa isang barangay ng Laguna. Ito rin ang layunin ng grupo ni na Larry at Alfred ang magkaroon ng anti-venom sa kanilang lugar. Ay, nung matuklaw ka, ang ginawa mo? Yes, hospital, sir. Hospital ka? No, may anti-venom ka? Noon, sir. Eh, ngayon, wala ngayon, sir. Naku. Itong panahon na ito po, walang anti-venom. Kaya pag nakagat ka, highly possible na mamamatay. Ang tagal na ng RITM natin, pero iisang klase ng anti-venom pa rin ang nagagawa natin. Kailangan natin sa bansa ng mas maraming expert capability for determining, extracting, and producing specific anti-venoms. Yan. Nagbabawal na
tourniquet, hiwain at suction. Yun po, nakakasalba po kami sa ganun eh. Nisip-sip. Hindi po yun ina-advise. Actually, pinagbabawal po yun nung doktor dahil baka daw makalason. Hindi rin tama yung sinisip-sip. Mamamatay yung sumip-sip. But, yeng, don't do it. Yung tourniquet, hindi siya advisable. Pwede mong i-slow down, pero hindi tourniquet na yung very tight. Parang slight lang. Always be sure na yung parte ng katawan ng tao na nakagat ng ahas is lower than the heart. Kunwari, nakagat ako sa kamay, dapat ihiga ako na yung kamay ko nandun sa baba, nasa taas yung katawan ko. Although nagsi-circulate yung blood, at least mas babagal yung flow niya. Yung iba, ginagawa na lang nila is yung local traditional way of protecting yung part na pinuntahan ng venom. Pagkaklat, so palabasin mo ng palabasin ang dugo na yon hanggang bumalik siya sa maging red na dugo. Pero bago mo gawin yon, hugasan mo siyempre. Bukas naman si Dr. Leticia Apuang na makipagtulungan sa mga snake hunter upang mas mapag-aralan ang mga ahas para sa kaalaman ng publiko. Sa totoo lang, hindi ko kayo kayang sisihin kasi parang yun na yung nakagisnan yung hanap buhay. Pero baka naman pwede i-regulate nyo lang yung inyong pag-hunt. May notebook lang kayo. Sulat nyo ilan ang nahuli nyo sa bawat araw. May cellphone. Text nyo na lang sa akin kung nasan kayo. Iipunin natin yung datos para magiging scientific data. Mabigyan natin ng tamang analysis. Noong nagkaroon ng pandemic, sinimulan nila Larry ang kanilang channel sa isang social media site na layunin na makatulong sa komunidad. Marami na pong namamatay sa cobra, kaya yung isang goal po sana namin kung lalaki kami sa YouTube, magkakaroon man ng aktibidad sa panguhuli ng ahas na ganito, yung supervise namin, yung matitigil na yung mga may namamatay. Hindi natin i-release itong cobra. Sa ngayon, kapwa ibinalik muna ng dalawang grupo ang mga na-rescue na ahas malayo sa mga kabahayan kung saan sila nararapat. Sa mga venomous snake, huwag nyo munang pakikialaman kung hindi nyo alam. Pag-aralan nyo muna, obserbahan nyo muna. Isa po sa purpose po namin eh, ipakilala yung talagang characteristics ng mga ahas. Wala naman silang intention na manakit, wala silang intention na mamerwisyo.